At para bigyan tayo ng libreng consultation ngayong umaga, makakasama natin si Dr. Samuel Irastorza, isa pong urologist. Magandang umaga po, Doktor. Mayong buntag, no? Magandang umaga sa inyong lahat po. Mayong buntag po. Dok, bago tayo tumungo dyan sa topic natin na diabetes, kayo po isang urologist. Ano ba ang ginagawa ng isang urologist at sino-sino ang pwedeng lumapit po sa inyo, Doktor? Okay, kaming urologist po ay mga espesyalista sa kidney, daluyan ng ihi, mula sa kidney hanggang sa labasan po ng ihi po, no? Pero kumpara sa nephrologist na sila yung nag-aasikaso ng mga tinatawag na damaged kidneys at kailangan i-dialysis, kami naman po, kami usually ang nag-oopera pag kailangan ng tanggalin ng kidneys, pag may bato ang kidneys or may infection na kailangan gamutin, and kung ano pa mga tumor o mga problema sa daluyan ng ihi, no? Mula sa kidney hanggang sa labasan ng ihi, no? Sa puwerta ng babae or sa pututoy ng lalaki, kami po yung nag-oopera po noon. Doc, magandang umaga po. Si Diane Kirar po ito. Ano po ba ang diabetes at ano-ano po ang kapansin-pansing epekto ng sakit na ito sa isang tao, especially po sa urinary system, Doc? Okay, diabetes is yung mataas ang level ng sugar sa katawan, no, na hindi control po, no. And ang number one kasi nangyayari sa diabetes is sinisira niya yung mga ugat-ugat ng mga ng katawan, lalo na yung mga large vessels. Tinatawag na vasculitis. So, ang nangyayari, nasisira yung mga tinatawag ng mga arteries. So, humihina ang daloy ng dugo sa mga parte ng katawan. Kaya nagkakaroon ng problema sa mata, nagkakaroon ng problema sa kidneys, nagkakaroon din ng problema sa ereksyon ng lalaki. Kasi itong mga ito, kailangan ng magandang daloy ng dugo para maganda ang kanilang function. So, katulad ng kidneys, no, na tumatanggap ng 20% ng nilalabas ng puso, no, ng pagtibok ng puso, 20% ang dumadaloy na dugo doon sa kidneys natin. So pag mahina ang daloy ng dugo doon sa kidneys natin, nasisira ito. At pag nasira ang kidneys, maaaring lumiit ito at hindi na gumagana. Kaya tinatawag doon, end stage renal disease, no? Hindi na siya gumagana para pag-filter ng mga waste products ng katawan at para maglabas ng tubig or ng fluid sa ating katawan. Doc, now, sa ereksyon naman, kasi ang pututoy ng lalaki, dalawang malaking ugat yan, no? At ang nagpapalaki niyan or nagpapa-erect niyan ay ang daloy ng dugo. So pag mahina ang daloy ng dugo dun sa, no, sa pututoy ng lalaki, no, sa kanyang ari, then nagkakaroon din tinatawag na erectile dysfunction. Ayon po sa health department, diabetes raw ang nangungunang dahilan ng kidney disease. At isa sa tatlong tao na may diabetes ay may diabetic kidney disease. Para po mas maintindihan po ng ating mga manonood, ano po ba ang diabetic kidney disease, Doc? Well, as I've said kanina, diabetic kidney disease is nasisira yung daloy ng dugo sa, ano, sa kidney. So, nasisira siya. Walang flow ng dugo, walang konti ang flow ng oxygen, flow ang konti ang flow ng nutrients sa kidneys. So, lumilit siya, no? Nasisira ang mga cells niya. Ngayon, ang cells ng kidney, pag nasira na, sira na yon, hindi na siya nag-recover. Di katulad ng atay, kahit patuloy mo atay, tumutubo ulit siya. Ang kidneys, once sira na yung mga tissues or cells niya, na ano na siya, no? Hindi na siya bumabalik sa dati niya. So, ang kidneys naman, napakalaki ang reserva, no? Mga 20-30% ang reserva ng kidneys. Pero pag naubos yung reserva na yun, ayan na, pumapalya na ang kidneys. So yan ang tinatawag na. And then, pag pumapalya ng kidneys, ayan, kailangan na ng tulong. Either kailangan na ng dialysis or kailangan na ng kidney transplantation. Okay, Doc, si Chi po ito. Ang pagkakaroon po ba ng pabalik-balik na UTI o urinary tract infection, eh, pwede nating sabihin na nagiging diabetic rin ng isang tao, Doc? Iba din naman yon. But pag isang diabetes, no, kasi mababa ang immune system niya, mas madaling kapitan ng infection. So, isa din sa yon, no, yung sa mga diabetes, na madali din magka-UTI. Aside from that, pag may diabetes, uncontrolled diabetes ang isang tao, nasisira din yung pantog niya, nawawala ang control ng pantog. Kasi, again, yun pa rin yun, dahil mahina ang daloy ng ng dugo sa pantog niya, nasisira din ang pantog. No? So, nagkakaroon ng tinatawag na
decompensation ng bladder. Hindi na siya makakapiga kasi ang pantog, ano yan, parang malaking muscle yan, parang puso yan. Pinipiga niya ang ihi sa loob para makalabas. Pag may diabetes, maaring masira yung function na yon. At maaring one, hindi na masyadong pumipiga ang pantog. Or two, niyatawag na overactive bladder. May ang piga niya pero mahina lang. So hindi maganda ang flow ng ihi. Pag ano na nangyayari, mas mataas ang chances din na magkaroon ng infection at pabalik-balik na infection. Kasi yung pag-ihi ng isang lalaki, pagtuloy-tuloy ang flow, yan ay isang protective mechanism ng katawan para hindi magkaroon ng infection sa daluyan ng ihi. So pag hindi magandang daloy ng ihi, laging may natitira din bakterya, then mas mataas ang chances na magkaroon siya ng infection at pabalik-balik. Okay, Doc, ito naman po ang tanong ng ating mga kababayan sa Facebook. Doc, totoo po ba na ang sobrang taas ng blood sugar ang nakakasira ng ugat natin at kidney? Kung totoo po, paano po ba iwasan ang mataas na blood sugar? Halos lahat po kasi ng kinakain natin sa ngayon ay may asukal. Thank you po, Doc. Well, again, sinabi ko na kanina ang dahilan kung bakit na ano nasisira ang ano ang kidneys, no, or ibang parte ng katawan pag may diabetes. Ngayon, para pigilan to, of course, number one, diet, no? Iwasan yung sobrang matatamis. Exercise, pangagandang pangatawan. So kahit na naman marami kang kinakain na ano na sugar, as long as na-burn mo ito sa pag-exercise, no? Pag tamang galaw, no? May hindi ka lagi lang nakaupo, lagi nakahiga, then maaring ma-burn mo pa yung sugar na yan. But of course, mas maganda talaga na maging ano kayo, no? Mag-ingat sa kinakain. Second, of course, is alam natin na ang diabetes also is congenital, no? Hereditary, nasa genes. So tingnan niyo din 'yung sa pamilya niyo, no? Kapag mataas na talaga ang ano ang risk ng diabetes sa inyo, pag may kamag-anak kayo, papa, tatay, kapatid na may ano diabetes, then mas dapat mas sobrang ingat pa kayo, no? Iwasan niyo na 'yung sobrang matatamis nga at 'yung mataas, hindi lang matatamis, 'yung matataas sa carbohydrates. All right, buli nating nakapanayam. Nagkakay salamat, Dr. Samuel Irastorza, na isa pong urologist. Doc, isang question lang. Yung bang mga matataba, yung mga nag-dieta, tawag ng keto, makakasama ba yan sa kidney? Ako actually, nag-keto-keto din po ako, no? Kasi nagpapayat din. Na ano, kailangan ingatan nila, of course, no? Kasi pag diabetic na kayo, medyo mahirap na i-control ang sugar. Pag nag-keto kayo, baka biglang bagsak ang ano nyo, ang sugar nyo, may hilo kayo, mahimatay kayo, no? So pag wala kang diabetes, then it might quite be safer to go in keto. But pag may diabetes na kayo, kailangan magkonsulta kayo sa ano nyo, sa diabetologist nyo, no? Sa endocrinologist, kung safe na sa inyo at kung paano gagawin nyo. Of course, pag nagkikito kayo, tumataas din ang tinatawag na protein sa katawan, no? And then, kapag may problema na yung kidneys nyo, so baka biglang tataas ang creatinine nyo, baka pwedeng biglang pumalya ang kidneys nyo. So kailangan pa-check up nyo muna yung kidneys nyo din. And magpatingin kayo sa ano nyo, either sa urologist nyo or sa nephrologist para makita kung safe na mag-keto diet po kayo. Oo, kaya pala maganda po ang inyong aura ngayon at inyong pangangatuan, Doktor. Oo, pogi. Daghang salamat, Doktor.